Mabuhay kayo! Pag wala kayong bigas, alam nyo na tatakbuhan nyo! Ha? Basta wala kayong bigas, alam nyo na tatakbuhan nyo! Isang kamay! Nakita nyo po, idol po ako ng mga kasambahay, ng aking mga kapitbahay. Kasi po tayo, pro mahirap po tayo, hindi po tayo pro mayaman. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. O, gusto nyo ng yabangan? O, ayan, inahamon ko kayo ng yabangan. Pero pagdating natin sa taong bayan, my God, for God's sake, bakit nyo naman ako pinahihirapan pa samantalang pwede naman hong ipasok yung truck dito kanina? At lapit lang ho, at nang naidiskarga na, eh di kung naidiskarga na, sana ngayon ho, ipinamimigay na natin sa taong bayan yan. Di ngayon ho, sana para sa tao na yan, ipinamimigay na ho, pinakikinabangan na ho ng tao yan. Alam nyo po, pakipollow nyo po yung YouTube channel ko, please. Kasi po, yung unang post ko kanina, nawala na naman kay Facebook. For sure, ito, mawawala na naman to kay Facebook. Alam nyo ko po kung bakit. Eh, kalahating million ho yung nag-view eh. First ever in the world na nagkaroon ng vlogger na quarter million viewers on live. Parang kakaiba ho yun. Hindi po ba? Quarter million viewers live. Ayun, muntik na ako kumabangga. Pero okay lang ho. Kahit mabangga yung kotse ko, di bumili ng bago. Ganun lang ho yun eh. Di ba? Maliit na bagay ho yung kotse na yan. Alam nyo ho kung ano yung pinakamalaking bagay ngayon? Yung buhay ng ating mamamayang Pilipino. Yung buhay ng mga Pilipinong nagugutom na hindi malaman kung hanggang kailan matatapos tong ating sakuna. Ayun po yung pinakamalaking problema natin ngayon. Yan. Ang pinakamalaking problema po natin ngayon is yung buhay ng ating mga kababayan na walang wala ho. Ngayon ho, sabi ko nga po, hindi po kaya ng ating government kung wala tayong tulong. Ha? Hindi po kaya ng ating gobyerno yan. Magbaba kang konti, kasi mainit. Okay, okay na. Hindi po kaya ng ating government makasurvive. Higit niya kung kailangan ng damayan natin. Tapusin nyo na yan, ha? Tapos kumain na kayo, magpapaluto ako. Oh, yung mga volunteers, maraming salamat sa inyo. Oh, kaway-kaway. Oh. Ricky, nag-live ako kanina. 180,000 viewers. Pinatay ko na. Pagdating ko sa bahay, nawala. Winalala naman ni Facebook. Nag-live uli ako. Paano kami namahal ng tao, 210,000 viewers live? So nakikita ng mga taong bayan kung ganong kakukupal yung ibang tao. Ito yung ating mga volunteers. Oh, kaway kayo, kaway. Meron pa sa iba, sa ganito eh. Oh, kaway. Actually, oh, yun nga, toneladang bigas ho yan. Dapat ho yan, they put me into consideration naman. Ano ho yung consideration? Sabi ko nga ho, in every rules, even the law of the land, even the rule of the land, in every rules, there'll always be an exemption as long there is a justification. Especially if it is for humanitarian and reason. Yan o yung ating mga volunteers, ha? Please. Meron din ako siya. 1, 2, 3. Please do watch and like my YouTube channel. Para po sa mga taong bayan din po ito. Ngayon po, na-delay na ho tayo. Yun nga ho yung sinasabi ko. What does that mean? Delay. Nabigyan nyo naman ng bigas siya, Ricky? Oh, yung mga katulong, bigyan nyo na ng bigas. Oh. Basta kung sino yung nakita ko, yun po yung bibigyan ko. Hindi, bigyan mo sila. Asan na yung mga humihingi? Bigyan mo. Uulitin ko po, hindi ko na ho kailangang malaman kung sino po sa kapitbahay ko yung kanilang amo. Ha? Ito po yung mga katulong ng aking kapitbahay na hanggang ngayon binabatikos din ho ako. Ngayon o, oh, ayan. Ito na, bigyan mo sa kanila. Ayan po. Oh, kaway muna po kayo sa camera. God bless ka mo. God bless. Salamat kay Sir Francis Marcos. Salamat po kay Sir Francis. Hindi, mali. Huwag kayo sa akin magpasalamat.
Magpasalamat kayo kay Lord, ha? Instrumento lang ako. Binigyan niya po kayo ng kapitbahay na mabuting instrumento. Ayun nga yung sinasabi ko. Dapat proud yung mga kapitbahay ko. Dahil first ever in the world, ha? Only the Green Meadow Residence ang tumulong sa iba't ibang bayan sa Pilipinas, hindi dahil maraming pera, kundi dahil kailangan ng republika ng isang katulad natin na tutulong sa panahon ng epidemya. Dapat proud kayo sa akin. Dapat di nyo ako binabatikos. Dapat tinutulungan nyo pa ako. Nakatira po ako rito. Wala akong binayolate na law of land. Yung vlog po, vlog yun eh. Ha? Eh ngayon kung tinatamaan ko yung sa vlog ko, eh ikaw nga yung pinatatamaan kung hindot ka. Diba? Gawa muna nga ako ng kape abat at mukhang magkukulaps na ako at saka tubig. Ha? Kung ikaw yung tinatamaan sa vlog ko, ikaw na nga yung pinatatamaan ko, hindot ka. Guruhin nyo, hirap na hirap po yung aking sasakyan, yung expedition. Labas-masok para maikarga yung 5 tonelada. Tapos mamayang hapon, meron pa hong 5 tonelada. Diba? Ayan o, nakikita na ho ng milyong-milyong Pilipino kung ano yung nangyayari. Ha? Mga kababayan, kung sakali po na maging masama ang aking kapalaran, let's say may nagpa-ambush ho sa akin at ako ho ay namatay, eh alam nyo na ho, sila lang yung mga galit sa akin, ha? Ayun. Sila lang ho yung mga galit sa akin. Ayun. Sheila Yor, JR Tanagduma, Ronjobi Anwang, Chai Chong, Sing Kim, Joyce Salvateria, Love Cortez, Marudo, Gilbert Marcos, Richard Bayani, Uds Ocampo. Ayan, mga kababayan, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo mabahatin lahat. Pero nais ko lamang pong malaman nyo. Ito po, hanggat nabubuhay ako, kahit saan kami magkita-kita, hindi po ako matatakot. Kung ano po yung maging kapalaran ko after COVID, wala ho akong pakialam. Kung maghirap ako, gumapang ako sa lupa. Isa lang ang alam ko, pagkatapos ng epidemyang to, yung pangalan ko nakaukit sa bawat puso ng mamamayang Pilipino. Hindi ko kailangan yung pangalan ko maiyukit sa bato, sa textbook. Uulitin ko po, history will not recorded what we say, but history will recorded what we do. Yan po. Ayan po mga kababayan, patuloy po, hakot doon, hakot dito. Ha? Sana po, gabayan pa ako ng dakilang megapal. Uulitin ko po, ito po ay para sa payatas, 100 kaban, para sa mga security guard, para sa mga frontliner na police, pati ho yung mga estudyante dyan sa UP Los Baños, magpadala po kayo ng representative dito sa akin. May nakalaan pong budget para sa inyo doon sa ating mga kawawang estudyante na naipit po dyan sa UP Los Baños. Dyan sa Caloocan, yung mga nagme-message sa akin sa YouTube, meron din po kayong tulong na maaasahan. Hanggat humihinga po ako, willing po akong isakripisyo kung ano man yung natitira sa akin. Alam nyo po, sa totoong buhay, kahapon po hiniwalayan ako ng aking asawa dahil sa ginagawa ko. Pero tinanggap ko po yun dahil hindi ko kayang, mas pinili ko ang pagtulong sa taong bayan kaysa sa sarili kong kapakanan. Mas pinili ko ang pagtulong ko sa tao kaysa sa sarili ko. Pero umaasa pa rin ako, nalalambot ang puso ng aking asawa at maiintindihan niya itong ginagawa ko. Yun po yung totoo nun. Ako po'y umaasa na yung puso ng aking asawa ay lalambot at maiintindihan niya yung aking ginagawa at mamahalin niya yung akong sino man ako kung paano yung ginagawa ko para sa taong bayan. Pinamili ho niya ako eh. Magbabago raw ho ba ako o hindi? Eh sabi ko, kung masama ako, hindi na ho ako, eto na ako. Ngayon, kung masama ang maging mabuti, eh hindi na rin ako magbabago. Yun po. Please, mga kababayan, pakishare po ang video ito. Ngayon po, yun po yung first sip of water ko magmula po kaninang ako'y nagising. Dapat po ito tapos na. Dapat po ito nakarating na sa payatas. Dapat po ito yung chairman ng barangay payatas pipick up na ng bigas. Eh, hindi po makapick up. Alam nyo po kung bakit. Eh, yun po nga kung vlog ko kahapon, eh, tinamaan yung hindot kong mga kapitbahay. May tinamaan, no, kinumplain ako, nilagay ko daw sa danger yung kanilang
yung kanil ang aming subdivision. Nako, hindot. Ang dami mong nalalaman, lintik ka. Paano nilagay sa danger? Eh hindi ka ba dapat proud ka sa akin sa buong Pilipinas? A resident from Green Meadow is extorting out his life to help the people of the Republic of the Philippines in times of epidemic. Dapat proud ka sa akin eh, estupido ka pala eh. 'Di ba? Ngayon, kung sino ka man na nagre-report sa akin, ayan, milyong-milyong Pilipino ang nanonood. Hindot ka. Wala kang kwentang nilalang. Baka yung katulong mo pa nga pumunta rito, humingi ng bigas eh. Ang kapal ng mukha mo. At tatlong katulong yon yung binigyan ko ng tigitig isang kaban. Mga katulong daw ho ng kapitbahay ko, taga rito sa Green Meadows, nakita nila naglalive ako. Kita nyo naman, binigyan ko ng tigitig isang kaban bigas. Report ka ng report sa akin eh. Baka yung katulong mo, ako pa nagbigay ng bigas para mabigyan nila ng kabuhayan yung kanilang pamilya. Kapal ng mukha mo. Magpakilala ka kaya sa akin. Gusto mo magbato-batopic na lang tayo. Lahat ng kayamanan mo, lahat ng kayamanan ko. Pag tinalo mo ako, bato-batopic, di sa'yo ng kayamanan ko. Tatahimik na ako. Huwag mong hintayin makilala kita. Ipabe-verify ko pag nakilala kita. Hindot ka, araw-arawin kita sa bahay mo. Wala akong pakialam. Pare-parehas tayong taga rito. Hindi lang ikaw, hindot ka, ang may karapatan dito. Pati ako, dahil taga rito ko. Gagong to. Nakakapanginig ho ng laman, mga kaibigan eh. Bayan. Saan nga man nakakita, tutulong na nga ho tayo. Ako ho, naiintindihan ko na ho yung gobyerno na hindi ho malalampasan ng ating gobyerno to. Higit sa lahat. Kailangan ho ng ating gobyerno ng tulong, ng ayuda. Eh dito ho sa aking maliit na kapamaraanan, pinipiga ho na lahat ng laman ng aking wallet, alkansya, bank account, dahan-dahan ko na ho pinipiga. Para lang ho kahit papano matulungan natin yung ating mga kababayan. Tapos pahihirapan nyo pa ako ng ganito. Nasaan naman ang puso nyo, mga putang ina nyo naman? Di ba? Ngayon, kung hindi ikaw yung pinatat... Kasi nag-vlog ako kahapon eh. Wala naman ho ko sinabing pangalan. Ang sabi ko lang, kapitbahay, tulong tayo. Hoy, gising! Mga politikong, sandamakmakan pa nga ako sa inyong probinsya. Hoy, gising! Kapitbahay ko, politikong, sandamakmak din ang pinangako sa kanyang probinsya. Hanggang ngayon, wala natutupad. Hoy, gising! Yun po yung sinabi ko eh. Wala akong binigay ng pangalan eh, at nagre-react kayo. Ngayon, sasabihin nyo, marami kayong tinutulong. Aba, mabuhay kayo. Marami pala kayong tinutulong eh. Pinagmamalaki ko kayo. Parehas tayo ng advokasya. Eh ngayon, kung itong pangabigas ng taong bayan, Diyos ko, dinidelay pa ho natin dahil dyan sa inyong piti, sa inyong makasariling pag-iisip, eh punyeta ka. Kung ikaw itong tinatamaan sa sinasabi ko, ikaw nang ang hindot ka. Pag inatake ka sa puso at namatay ka mamayang gabi, putang ina mo, sigurado sa impyerno ka. Magkita tayo ron. Di ba? Pasensya na ho kayo mga mamayan, medyo sumasakit ho yung dibdib ko. Akalahin nyo na imbes na ito ho nadideliver na ngayon, hindi pa ho matapos-tapos. Ayan po, andun ho sa labas ng gate lahat ng mga bigas. Dahan-dahan hong hinahakot dito. Ayan o, kung makikita nyo. Dahan-dahan hong hinahakot dahil andun na lang ho iniwan ng truck dahil hindi ho pinapasok. Di ho ba? Sabi ni Jose Ruel, relax boss. Kailangan ka pa ng maraming Pilipino. Naiintindihan ko yun eh. Oho. Kaya nga ho kinakalampag ko. Kasi alam ko yung sa ganung pamamaraan, alam ko yung mga kapitbahay ko, mga mabubuting tao at tutulong yan. Pero instead ho na makatulong, pambihira, dinelayed pa ho yung delivery ng bigas. Itinambay ho ng kalahating araw yung mga bigas. Nakita nyo? Dinelayed ho pa yung bigas. Dinelayed ng kalahating araw. Hindi ho ba? Alam nyo mga kapitbahay, mga kababayan, yun ho yung ine-emphasize ko rito. Mga kupal. Para doon sa mga kupal kong kapitbahay, o putang ina, kupal ka talaga. Isa kang malaking kupal. Alam ng milyong-milyong Pilipinong nanonood sa akin na kupal ka. Tangina, hindi lang ikaw may karapatan dito, may karapatan din ako, taga rito ako, putang ina.
Huwag kang magpapakilala sa akin, ha? Araw-arawin kita. Pag nakilala ko kung sino ka, araw-arawin kita dyan sa gate mo kahit anong street ka pa. Buti pa, pinuntahan mo ako sa bahay, sinampal mo na lang ako, okay pa eh. Bakit ka tinamaan sa vlog ko? Siguro ikaw nga yun. Siguro nga'y hindot ka, kaya ka tinatamaan. Nag-vlog kasi ako kahapon, Bricks. Ang sabi ko sa vlog ko, mga kapitbahay, o itong kapitbahay ko, politikong sasakan din ang pinangako pero napapako. It is kapitbahay. I never mention a name. It is part of the vlog. Baka tinamaan. Ayun na nga eh, tinamaan. Kahapon, kinausap ko na yung pamunuan. Yung guard, sabi ko, nakiusap na ako kahapon, sabi ko, alam ko, meron tayong subdivision rules, lockdown rules, alam ko yon, na meron tayong lockdown rules. Meron tayong lockdown rules, sabi ko, alam ko yon. Pero pwede ba makiusap? Sabi ko, in every rules, even the rules of the land, there always been an exemption as long there is a justification, especially if it is committed or connected to the humanitarian end reason. Sabi ko, sir, ano po yun? Eh, may darating akong bigas, maaga, mga alas 9, alas 10, galing ng Nueva Ecija. Ito po yung napakasarap kong bigas nito. Sinandoming po ito. Ay, dinorado po ito. Pinakamahal mo na bigas ito. Ayan po. Ayan, kita niyo po kung gaano kahirap ang ginagawa ng expedition na babalik-balik, pabalik-balik, pupunta ng gate, babalik. Eh, samantalang ko yun hong truck kanina, pinadaan na ho nila, eh di sana ho'y tapos na, na i-deliver na ho. 5 tonelada ba ho truck, brad eh? Hindi kaya, 5,000 ako. Yes. Di ba, lalaki katawan ni Ricky, tsaka nila ako. Ah, di ba? Yan po, kita nyo, tingnan nyo. Eh, bubuksan nyo expedition, ganyan ho. Ang hirap na pinagdadaanan namin. Buti na lang ho. Anong pangalan mo? Regan, boss. Regan. Oh, buti na lang. Nandiyan si Regan, yung volunteer. Ikaw, anong pangalan mo? Marlo Lubusta. Ha? Marlo Lubusta. Marlo Lubusta. Oh, may volunteer ho. Okay, mag-alala. May bigas din kayo sa akin. Lang problema. Ha? Pasensya na kayo, ha? Oh, ayan. Buti na lang ho. Merong mga nakakaintindi tayong kababayan na, ayan, daan-daan ho. Eh, isa-isa. Gano'n ho katagal yan? Eh, buti ho sana kung... Di ho ba? Dito, dito, kita. Gano'n katagal yan? Ayaw mo, kain. Di ba? Oh, Ricky Singapan. No. Bricks Daba. No, oh, yan. Tanggalin mo yan, mukha mo na sumikat. Baka sumikat. Alam problema. Alam mo, hindi baling sumikat tayo sa kabutihan. Kesa naman sumikat. Biruin mo, 2 million comment, Bricks. 2 million comment, lahat mabuti. Ha? Bricks, 2 million comment, lahat mabuti. Kasi bakit? Alam ng taong bayan kung ano yung mabuti at hindi. Di baling tayo sumikat sa pagkakawang gawa. Hindi tayo sumikat sa kasakiman o kawalang yan. Yan. Anong binabagsak? Oh, ayan o. Oh. Oh, nakita nyo? Oh. Oh. Nakita nyo, kung mga Oh. Nakita nyo po yan, mga kaibigan. Oh, yan. Yan. Oh. Yan, yan ho, ang bigas. Ah, maglabas muna kayo ng inumin at baka kayo naman na mag-collab. Oh, baka malalag lang yan. Dito na sa kabila, dito sa kabila. Ayan. Oh, yan. Yan ho, ang bigas. Na para sa ating mamamayang Pilipino. Ang sabi, dial 888. Ano yung dadial kong 888? Isusumbong ko? Sino isusumbong ko? Isusumbong ko yung mga kupal na kapitbahay ko? Hindi, marami rin yung mabait eh. Marami rin yung mabait. Nakibigay ng pakikiramay. Kaya lang kanina, oh, mayroon yung mga katulong na nagpunta rito. Binigyan ko ng tigitigisang kabambigas. Eh baka nga ako kung sino yung nag-complain, katulong pa niya yung nabigyan ko ng bigas. Ibig sabihin, talagang kupal. Kasi yung hiningi ng bigas na asidyo, hindi siya makalabas. Ah, di ba? Eh, talaga akong kupal. Di ba? Pero, tingnan nyo, kahit kinocomplain na ho nila ako, eh, yung katulong ho nila, binigyan ko pa rin ng bigas. Dahil nga ho yung katulong nila, napapanood daw tong live ko. O, so, sabi ko, anong kailangan? Yung pong pamilya namin, wala pong bigas, baka pwede pong makahinga. Sabi ko, ilan?
Sabi nila kahit tig 5 kilo lang daw na bigas, alam mo binigay ko, tigisan sa ako po. Sapagkat ito po ay ipinangako ko para makatulong sa ating mamamayan. Hindi lamang po dun sa mga pulubi sa EDSA, hindi lamang po sa mga frontliner, hindi lamang po sa mga bakla, hindi po sa mga tomboy, para po sa lahat. Sa mga nawalan ng trabaho, sa mga empleyado na walang sinahod, sa mga inabutan ng lockdown, pagka-shine ho natin kung ano yung meron ako. At i-extend ko ho lahat. Kapati brief ko, ibibigay ko sa inyo. Ayan. Yan po yung totoo. So mga kababayan, i-update ko po ulit kayo mamaya. Pakikalat po itong video na to. Maraming maraming salamat po. Uulitin ko po. Sa mga kapitbahay ko, eto ha, hindi lang kayo ang may karapatan dito, pati ako, taga rito ko, okay? Pangalawa, wala akong binaviolate na law of land, okay? Pangatlo, hindi mo masasabi na nilagay ko sa alanganin ng subdivision natin. Una, dapat maging proud kayo sa akin dahil merong taga Green Meadow, ha? There is a man who against the ad, na taga Green Meadow na tumulong sa ating mga kababayan ngayong may kinakaharap ang ating lipunan na malaking epidemya. Ayun po. Dapat maging proud kayo. Dahil taga rito, kapitbahay niyo po ako, ako po ang tumulong sa milyong-milyong Pilipino. Dapat proud po kayo. Ngayon, kung hindi po kayo yung pinatatamaan ko sa vlog ko, kasi vlog lang naman yon, it's just a vlog, eh dapat po proud kayo sa akin. Pero kung tinatamaan kayo at totoo yung sinasabi ko sa vlog, eh kaka, bato-bato sa langit. In general naman ho yung sinabi ko, bato-bato sa langit, ang tamaan, sabugang muka. Eh para sa inyo talaga yung hindot kayo. Ngayon, tira kayo ng tira sa akin, baka mamaya yung katulong nyo, katulong nyo pa yung binigyan ko ng bigas dito, aba, mahiya naman ho kayo sa mga balat nyo. Di ba ba? Yun ho yun. Ngayon, kung meron ho akong binanggit na pangalan, demanda nyo ako kahit sa korte, mag-abo tayo hanggang Supreme Court. Ngayon, kung gusto nyo ng barakuhan, makikipagbarakuhan ho ako sa inyo. Eh, hindi ho ako mabait. Siraulo din ho ako, sungay ko, sanga-sanga din ho. Di ba? Ngayon, anong gusto nyo ng laban? Gusto nyo, sunugan tayo ng pera. O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na, pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naaabo. Palakpak! Sina-shout out ko si Jay Tulon kasama yung pamilya niya. Ayan. Sina-shout out ko po. Please do share this video para kumalat. Paki-save na rin po at isigurado ko po mawawala na naman to kay YouTube. Please mawawala naman ho ito kay Facebook. Kaya kanina yung unang live ko nawala. And please follow me on YouTube channel mamaya po para sa update. Maraming salamat po. Muli sa aking mga kapitbahay, wala po akong personal na galit sa inyo. Hindi po personal yung video ko kahapon. It is in general. Dahil ako po ay vlogger. Para maniwala po kayo, pumunta kayo rito, tingnan nyo yung YouTube ko. I have the certificate of being vlogger. Tinanggap na ho. Ngayon, yung kikitain po ng aking YouTube channel, kung sakali pong kumita na, ibibigay ko rin po sa taong bayan. Hindi po para sa akin yon. Pero nagsisimula pa lang po. Yung pong vlog ko kahapon, it is in general. Okay? Puro kapitbahay, kapitbahay, kapitbahay. Eh marami ho kong bahay, di marami kong kapitbahay. May bahay ho kami sa Nightingale. May tinatayo kami sa Flickers. Andito ako sa Swallow. So marami kong kapitbahay. Yun ho eh in general. Kaya huwag nyo hong masamain yun. Dapat ho maging proud kayo sa akin sapagkat nagkaroon kayo ng kapitbahay na sa gitna ng epidemyang malaking kinakaharap ang ating lipunan, ang mundo. Nandito po ako, kapitbahay nyo, na tumulong sa kanila. Pati na rin ho sa mga katulong nyo. Eh tumulong nyo, yung katulong, tatlong katulong daw na taga rito, binigyan ko tigitigisan sa akong bigas dahil nanonood sa akin ha. Pero kung kayo tinatamaan doon sa vlog ko, eh hindot kayo, kayo na nga ho yun. Ah, pero kung hindi naman, eh hindi ho. Ah, yun lang ho. Ngayon, kung talagang gusto nyo ng ano, wala akong problema sa akin, eh kakasahan ko ho kayo. Pero hindi mo tayo dapat umabot sa ganun. Dapat imbis na tinitira nyo ako, tinutulungan nyo ako, matulungan natin yung ating mga mamamayan. Eh putang ina, mamamatay ho sila eh. Una, hindi ho kaya ng gobyerno lahat dyan. Kailangan ho ng tulong natin. Kaya imbis na putang ina, puro complain ang ginagawa nyo, tumulong na lang din kayo. Hoy gising! Ha?
Maraming salamat po. Share nyo po itong video na to. Follow me on my YouTube channel, Francis Leong Marcos sa YouTube po. At makikita nyo po rin yung subscriber ko. Marami na po. Nasa 20,000 na po yun. O 15,000 pataas. Doon po kayo mag-follow. Family picture po. Maraming salamat po. Please do share. Love this video para makarating pa sa lahat ng ma-challenge. Ito ang panibagong challenge ko. Ha? Para sa mga mayamang may puso challenge. Mabuhay po kayo at magandang hapon po sa inyo lahat.